mahal, naka-ready ka na ba? Tara na. Bakit ba ang aga mo akong pinagaya? Eh mamayang gabi pa naman ang pasok ko. Oo, mahal. May lakad muna tayo bago ka pumasok sa trabaho. At saan naman tayo pupunta, mahal? Kakain lang tayo sa labas. Tapos, alam mo na. Ikaw talaga, puro kakalokohan. Sige na nga, tara na at nagugutom na ako. Sige na, sumakay ka na. Pupunta pala ngayon si Rochelle dito. Kailangan kong ayusin na sarili ko. Hindi pwedeng ganito ang itsura ko. Ate MC! Ate! Oh, Rochelle, andyan ka na pala. Pasensya ka na, Rochelle. Kagigising ko lang kasi. Ah, ganun ba, te? Halika, pumasok ka. Ate, bakit parang hindi magandang pakiramdam mo? Namumutla ka ata. Wala to. Puyat at pagod lang siguro to sa trabaho. Huwag ka mag-alala sa akin. Mag-vitamins ka sana, ate, para hindi ka magkasakit. Hayaan mo, bukas na bukas bibili ako. Bakit nga pala napadalaw dito? Ilang buwan ka na kasing hindi umuwi, ate. Kaya ako na ang nagpunta sa'yo. Pasensya ka na kung di ako nakadalaw nung nakaraan. Busy lang sa trabaho ngayon. Kamusta na pala si Amy? Isa pa yan, ate. Kaya ako nagpunta dito. Lagi kanyang hinahanap. Sige. Sabihin mo sa kanya, sa susunod na linggo uuwi ako. Siguradong matutuwa yun, ate, pag nakita ka niya. Oo, Shell. Ikaw nang bahala magsabi sa kanya. Muna umuwi. Bakit, mahal? May papagawa ka ba? Wala naman, mahal. May sasabihin lang sana akong importante sa'yo. Ah, ganun ba, mahal? Sige. Tara, doon na lang tayo sa loob. Maupo muna tayo, mahal. Ano ba yung sasabihin mo, mahal? Mukhang importante yata. Talagang importante, mahal. Parang kinakabahan yata ako sa sasabihin mo, mahal, ha? Mahal, buntis yata ako. Bakit di ka sigurado, mahal? Hindi pa kasi ako sumubok ng pregnancy test. Pero 2 buwan na akong hindi dinadatnan. Bumili na tayo ngayon, mahal, para malaman natin kung buntis ka o hindi. Pero paano kung buntis ako, mahal? Anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Pananagutan ko yan kung buntis ka man. Pero natatakot ako, mahal. Huwag kang mabahala, mahal. O, mahal, ito na yung pregnancy test. Kinakabahan ako, mahal, sa magiging resulta. Huwag kang kabahan, mahal. Andito naman ako. Sige, pasok na ako sa CR. Hintayin mo na lang ako dito. Ito na nga bang sinasabi ko? O ano, mahal? Positive ba o negative? 2 linya, mahal. Ibig sabihin, positive, mahal. Buntis ka nga. Anong plano mo ngayon, mahal? Bukas na bukas, uuwi tayo sa inyo at kakausapin ko yung pamilya mo. Maupo ka muna, mahal. Tawagin ko lang yung kapatid ko. Sige, mahal. Rochelle,
May bisita tayo. Halika, ipapakilala kita. Sino naman yun ate? Huwag mong sabihing boyfriend mo. Oo, Shell. Boyfriend ko nga. Tama ka. Talaga ba ate? Wala ka namang nakikwento sa akin ah. Tara na sa sala, Shell. Papakilala na kita. Sige, te. Mahal, siya nga palang bunso kong kapatid, si Rochelle. Hello, kuya. Rochelle, maupo muna tayo at may sasabihin kami na kuya friends mo. Mukhang importante yung sasabihin niyo, te. Talagang importante yung sasabihin ko sa'yo, Rochelle. Kasi buntis ako. Ano, te? Buntis ka? Oo, Rochelle. Tama ang ate mo, buntis siya at ako ang ama. Huwag kang mag-alala, Rochelle. Paninindigan ko ang ate mo, kaya ako nandito. Sandali, Kuya Franz. Kilala mo ba tong batang to? Eh, sino ba yung batang yan, Rochelle? MC, kanino ba anak yan? Anak siya ni ate MC sa pagkadalaga, Kuya Franz. Ano? Anong ibig sabihin nito, MC? Totoo ba sinasabi ni Rochelle? Ano kasi, Franz? Sasabihin ko din sana sa'yo ang totoo. Anong totoo, MC? Ayan na, oh. Maliwanag na sa akin ang lahat. Ano ba yan, ate MC, Kuya Franz? Huwag naman kayong mag-away sa harap ng bata. Pero naiinig. Makinig at maniwala ka naman sa akin, Franz. Sasabihin ko rin naman yung tungkol kay Amy. Saka na tayo mag-usap, MC. Naguguluhan ako. Iloko mo ko. Kawawa naman si ate. Mukhang mayayari na naman ata yung nangyari sa kanya nung una. Sana makapag-isip-isip si Kuya Franz na balikan si ate. Kawawa na naman ang pamangkin ko kung lalaki rin na walang ama. Diyos ko, kayo na po sana ang gumawa ng paraan. Ate, kain na po tayo. Wala akong gana, Rochelle. Mauna na kayo kumain. Kain na lang ako mamaya. Ilang araw ka nang walang ganang kumain, ate. Maawa ka naman sa anak mo. Puntahan na lang kaya natin si Kuya Franz sa kanila, ate. Kung gusto mo, samahan kita, ate. Iwan mo muna ako, Rochelle. Pero, ate... Sana mapatawad ako ni MC sa ginawa kong pagtalikod sa kanya. Sa kabila ng sitwasyon niya, ngayon alam ko nahihirapan siya sa ginawa ko. Mahal ko siya, kaya tatanggapin ko kahit na may anak na siya. Ituturing ko din sarili kong anak si Amy. Mula ngayon, ako ang tatayong ama niya. Hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko na walang ama. Sana tanggapin niya ako ulit. Pupuntahan ko na siya ngayon bago pa mahuli ang lahat. Tao po, MC. MC? Franz yun ah. Alam ko si Franz yun. MC. Ikaw pala, Franz. Bakit nandito ka? Gusto kong humingi ng tawad sa ginawa ko sa'yo. Di ko alam kung anong mararamdaman ko noon. Sasabihin ko din naman sana sa'yo noon. Kaso, naunan ako ng takot na baka iwan mo din ako. Patawarin mo sana ako. Mag-umpisa ulit tayo para sa magiging anak natin at kay Amy. Talaga, Franz? Ituturing mong anak si Amy? Oo, MC. Ituturing ko siyang tunay na anak. Salamat, Franz. Akala ko hindi na mararanasan ni Amy magkaroon ng tatay. Ibig sabihin, pinapatawad mo na ako? Oo naman. Gusto kong magkaroon ng buong pamilya ang mga anak ko at hindi ko yun ipagkakait sa kanila. Salamat, mahal. Kung nagkabalikan na kayo, ate kuya, masaya ako para sa inyo. Oo, Rochelle. Mahal ko ang ate mo. Kaya tatanggapin ko kung anong meron siya. Salamat kung ganun, Kuya Franz. Panatag na kami at pinanindigan mo si ate.
Salamat din, Rochelle, at hindi kayo nagalit sa akin. Posya, tama na ang drama. Nasaan pala si Amy? Ay, tawagin ko lang tayo para makakain na tayo. Tara na sa kusina, mahal, na makakain na tayo. Gutom na ako at ang baby. Sige, mahal, gutom na rin ako.